Today, saved by the bell ako sa portable solar panel at portable MPPT charge controller ko. Dahil minsan sa dami ng iniisip, hindi ko napansin na na-switch on ko pala ang headlight at napabayaan kaya naubusan ng battery ang sasakyan. At dahil wala yung isa kong sasakyan para mag-jump start at wala rin akong mapakiusapan sa ngayon para magtulak ng sasakyan para ma-start natin, kaya to the rescue itong portable solar charge controller at solar panel ko. Buti hindi ko pa ito na-fix sa setup itong MPPT controller. Itong portable solar panel ko ay na-review ko na sa inyo dati. Pero itong MPPT solar charge controller na ito ay hindi pa. Kaya in fairness sa tiny but mighty na MPPT solar charge controller na ito, i-share ko na rin sa inyo ang mga magagandang features nito coming up. Ang controller na ito ay napakadaling gamitin kaya maganda din ito sa mga beginners. Pwedeng plug and play lang. Ang model nito ay Sunrock 20 Pro from Bateria Power. Pwede sa 12 volts at 24 volts setup. Maximum of 20 amperes. At dito sa label, nakasulat na rin yung maximum voltage at maximum power na kaya ng controller. Depende sa system voltage mo. 12 volts or 24 volts. Dito sa ilalim, nakasulat na rin yung ibang information, pati website ng maker. Then, ito ang laman ng box. Quick Start Guide, QR Code for Android at iOS user para sa madaling pag-download ng app. May Bluetooth na rin kasi ito for easy operation and monitoring. Then, ito yung user manual. Kasama na dito yung packing list, product overview, product description, main feature, specification, installation guide, product instruction, warning and caution, and list of error codes. Then may kasama ding reversing polarity adapter just in case need mong baligtarin ang polarity ng wire. Then kasama rin sa box itong dalawang wire na may SAE connector. Pero itong MC4 ay hindi kasama sa package. Nilagay ko na lang ito. Bali, nilagyan ko ito ng MC4 connector para mag-match sa portable solar panel ko para madali lang i-connect at i-disconnect. Pero makabili ka rin naman ng ganitong extension. Ilalagay ko ang product link sa video description. Pero kung gusto mo namang mag-DIY, madali lang naman magkabit ng MC4 connector. Pero mas maganda kung mayroon kang MC4 crimper para talagang iwas loose connection. Madali lang naman din ito gamitin. Ilalagay ko rin sa video description ang purchase link dito sa Lazada. Pero kung fix yung setup na gagawin nyo at lalagyan mo naman ng circuit breaker or fuse, then hindi mo na kailangan ng MC4 connector. Ang kailangan mo naman ay terminal lugs. Sa connection kasi depende sa setup na gagawin at gagamitin, circuit breaker ba or fuse. So, nasa sa iyo na ang diskarte sa pagbuo ng setup. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo ang inline connection lang. Yung connection sa mga safety, maybe sa next video na, yung mabuo ko na ang setup. So, ito na yung controller natin. As per product description, nasa 100% ang efficiency nito compared sa ibang 20 amperes na MPPT controller na nasa 95% lang. At meron din itong 8 protections. Yung overcharge protection, over temperature protection, over voltage protection, over current protection, overload protection, short circuit protection, over discharge protection, at reverse polarity protection. Then sa battery, tatlo ang setting. Gel, EGM, at lithium iron phosphate or LiPF4 or LiPF4. Itong sa taas ay ang state of charge ng battery. Itong maliit na display ay para sa voltage at current indicator. Then itong nag-iisang button ay for setting. Pwede dito iset ang type ng battery na gagamitin. Then sa likod nakasulat na rin yung ibang specification at details tulad ng maximum PV voltage, battery type at voltage, then pati boost charge at float charge voltage, at pati maker website at support. Merong apat na butas for fixed insulation,
Then, ang bigat pala ng controller na ito in comparison sa mga ganitong controller ay Subra times 4. Ang bigat, ito ay 80.5 grams lang compared nito na 350 grams. Okay, so sa ngayon, ipakita ko lang yung basic setup para makita nyo yung easy operation ng controller. Now, subukan natin i-connect sa battery. Always tandaan ha na basahin ang manual na gagamitin nyo na controller. Kasi meron din controller na dapat una mong i-connect ang solar panel bago ang battery. Pero ito, dapat ang unang i-connect ay ang battery para ma-determine ang controller kung ano ang voltage ng setup. Okay, so connect ko lang muna dito sa maliit ko na battery bank for testing lang muna. Then mamaya i-charge ko yung 100 amp hour ko na battery. So kapag naka-power on na, dapat i-select mo yung tamang type ng battery. Naka-EGM ngayon kasi ginamit ko sa sasakyan. So, set muna natin sa lithium iron phosphate or LFP. Kasi lithium iron phosphate ang laman nito. DIY ko lang. Pwede na rin ito i-charge direct sa solar panel. Ang battery nito ay 4 na 32700 lithium iron phosphate. Maglalagay din ako ng link nito sa video description. Okay, tuloy tayo dito. Once na-connect na sa battery, first natin gagawin ay baguhin ang type ng battery. Long press lang natin itong button for 3 seconds at once na mag-blink na ang battery type indicator, short press lang para mapunta sa next battery type. At once nasa tama na ang type ng battery, long press lang ulit for 3 seconds. Ngayon, ang battery natin ay naset na sa lithium iron phosphate. Actually, pwede rin sa app baguhin ang battery type. By the way, kapag 12 volt setup, hanggang 300 watts lang ang panel at nominal 12 volts panel ang gagamitin. Kung hindi nyo alam or nalilito kayo, tingnan nyo na lang ang VOC sa likod ng panel. Kapag 12 volts setup kayo, hanggang 30 volts lang dapat ang VOC. At kapag 24 volts ang battery nyo, dapat hanggang 60 volts lang ang VOC ng panel. At hanggang 600 watts lang ang gagamitin. Ngayon sa pag-connect sa app, madali lang naman. First, scan lang natin itong QR code. Or kaya hanapin sa Play Store ang Charge Pro 2.0. At kapag na-download na, i-open lang natin ang app at i-connect ang controller via Bluetooth. Ayan, so dito makikita nyo sa app yung real-time monitoring, historical data, at parameter setting. So dito, pwede rin natin baguhin ang battery type. But first, i-unlock mo muna. Then, confirm. Then, select mo na lang dito kung anong battery ang gamit mo. Pwede rin user-defined. Itong gamit ko ngayon ay lithium iron phosphate, so dito tayo. Yung charge voltage setting naman, pwede mo rin baguhin dito. Click mo lang yung number display, then arrow backward or forward. Then confirm once okay na yung setting. Ganun din dito ang pag-set. Okay, so once nabago na, dapat i-confirm para ma-save ang setting. So ayan, success na at nag-lock na ulit. Ngayon, ilalabas na natin at subukan natin i-charge yung 100 amp hour ko na battery using my 200 watts na panel. At tingnan natin kung gaano kalaki yung ma-harvest natin. At tingnan din natin kung hindi ba umiinit masyado itong controller kapag mataas na ang harvest. 200 watts ang gamitin ko na solar panel dito. Meron akong mas malaki, 330 watts panel. Pero hanggang 300 watts lang kasi ang maximum ng controller. At yun nga, dapat hindi lalampas sa 30 volts ang VOC or open circuit voltage kapag 12 volt setup. Pwede dito dalawang 150 watts or kaya tatlong 100 watts kung gusto isagad ang maximum wattage na kaya ng controller para sa 12 volt setup. Pero kapag tatlong 100 watts or dalawang 150 watts ang gamitin, dapat parallel connection lang at hindi pwede ang series connection para hindi lalampas sa maximum required na VOC na 30 volts para sa 12 volt setup. Kung nalilito kayo sa series at parallel connection or kung may dalawa or tatlong mismatch kayo na panel at hindi kayo sigurado kung pwedeng gamitin, pwede nyo rin panoorin itong isa kong video pagkatapos na ang video na ito. Kasama sa discussion ko dyan, yung series parallel connection. And as per manual, una natin ikabit ang battery bago ang solar panel. So ito na, nag-power on na ang controller. Ngayon, pwede na natin ikabit ang solar panel.
So ito, gumana na ang MPPT, tumaas na ang amperahe or current sa display. 20 amperes ang kapasite ng controller pero expect natin na hindi aabot ng 20 amperes ang harvest kasi nga 200 watts lang ang solar panel natin. Dapat pala hindi tamaan ng direct sunlight ang controller at battery kaya ilipat ko muna. Hindi pa naman umiinit pero kapag mataas ang harvest ng solar panel, normal talaga na iinit ng konti ang controller. Pero kapag sobrang init naman, magti-trip or kaya mababawasan ang performance nito. Kaya maganda na ventilated yung area na paglagyan. Ito yung pinakamataas na harvest, 13.0, pero malamig pa naman ang unit dahil din siguro mahangin dito sa taas. Nakakatulong na hindi iinit ang controller. Naglalaro sa 1 to 3 meters per second ang hangin as per dito sa aking anemometer. Lahat pala ng purchase link ng product na pwede kong i-share sa inyo, ilalagay ko sa video description kasama pati link nitong infrared thermometer. Kung hindi nyo pa pala alam yung series parallel connection, panoorin nyo rin yung isa kong video. Click nyo lang yan. Pero bago nyo i-click, iwanan nyo ako ng like dyan. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And see you sa next video.